Hello, mapagpalang araw sa lahat. Ito uli, ito kapag lingkod nyo, Tenet Martial Arts. So, ang topic ko po natin ngayon ay ang pagbahagi ko ng dasal para sa pagpawi ng galit, ang orasyon ng pakikipag kaibigan. So, bago ang lahat, please like and share po sa video natin. At upang makabahagi po sa gamit natin, pakirecall, pakireview nyo po ang mga video natin. Kaya ngayon po ay simula na po ang ating pagbabahagi ng mga dasal at orasyon. So ngayon po, main focus po natin ay dasal sa pagkikipagkaibigan o pampawi ng galit. So marami po tayong mga dasal na kinukuha at laging hinahanap patungkol sa pagkikipagkaibigan laban o pagtunggali o pagdepensa, pero nakalimutan po natin ng una talaga bago natin hanapin ang iba ay dapat ay ang pakikipagkaibigan. At kung may kaibigan ka, marami kang kaibigan, marami kang maraming tagapag sunod sa iyo o maraming mga taong maniwala sa iyo, ibig sabihin nun yun ay mas maigi pa sa pangkabal o depensa. So pag marami kang kaibigan, hindi ka mapapano kan saan ka man tutungo. So ang dasal is ganito po, gaya pa rin sa lagi natin sinasambit, lagi natin sinasabi, una talaga kailangan natin magdasal ng Ama namin 3 beses, Abang Maria 3 beses, Luwalhati sa Ama 3 beses, at of course po sumasamalataya 3 beses, tapos idugtong niyo po ito. Ito po ang orasyon. Alleluia, 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 ubistum panas diurum. Again, alleluia, 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 ubistum panas diurum. Again, alleluia, 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 ubistum panas diurum. So, simpleng dasal lang po yan. Ayan po, na inagaling sa orasyon ng San David. So, hindi po lahat ng orasyon ng San David ay pagkikipag panggagayuma. Kundi po, ay orasyon po si San David. Yan po talaga ginagamit sa pagkikipagkaibigan. Kaya napaamo ni San David, si Saulo o yung hari, na nagkanyang naging manugang. Ang Bisaya term is that kaya ang himong ugangan. So, tatay ng kanyang asawa. So, again, ulitin ko, yun po ang dasal. Ulitin ko ulit. Una, Ama namin, Ave Maria, luwalhati sa Ama, at ang apat ay sumasampalataya, at 3 beses, tapos idugtong nyo po ang orasyong ito. Again, alleluia, 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 bubistum panastiorum. Again, alleluia, 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 bubistum panastiorum. Again, alleluia, 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 bubistum panastiro. So yun po. So, pang ano na yun nga ulit ha. So ito po, pang last. Huli po. Sasambutin ko ng 3 beses. Alleluia, 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 bubistum panastiro. Alleluia, 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 bubistum panastiro. Alleluia, alleluia, bubistum panastiro. And of course, mas mainam, dagdagan nyo po ng susi ng ating mundo. Ano ba ang susi ng mundo? Yun po ang hapat na haligi ng ating mundo. Yun po ay ang ihi din ng mundo. Wala pong iba, ang katagang Sator Aripotinit Aperarutas. So, pwede nyo po ding idugtong Sator Aripotinit Aperarutas sa ganito po. Kunyari, kapag dasal ka na ng Ama namin, Ave Maria, luwalhati at sumasampalataya, idugtong nyo po ay ang orasyon ng pampawi ng galit o pakikipag-ibigan. Yun po ay ang alleluia, 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 bubistum panastiro. Alleluia, 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 bubistum panastiro. Alleluia, 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 bubistum panastiro. Saka idugtong ang Paternoster Sator Aripotinit Operarutas. Paternoster Sator Aripotinit Operarutas. Paternoster Sator Aripotinit Operarutas. Tapos idugtong nyo po na sindi dahil pagkikipagkaibigan is kaibiganan, kaibiganin nawa ako ng lahat.
So ganun po. So kung napapansin nyo, para masabi ko sa inyo, gano'n nga ba ako kasubok sa salitang yan o sa dasal na yan, yan po yung nakuha ko sa 2013. Ako po, so last 2013, binahagi yan sa akin. Yan nun, nagkaroon ako ng trabaho, hindi po sa pagmamalaki, hindi din sa kalabisan. Kasi nga, iniwan ko lang lahat trabaho ko dahil po sa meron tayong mission sa altar, meron tayong mission na maglingkod sa ating kapwa at maglingkod sa kung may kapal. So, orasyon yan, yan po gamit ko sa pagkikipagkaibigan ko at pakikitungo ko sa aking nagiging mga amo. So, minsan ako naging katiwala na San Angrabil, noon sa Davao. So, kumikita ako ng 5,000 a day doon kasi may commission ako sa bawat bawat item doon. Kunyari, hollow blocks at may perload ako sa mga quarry. Wait lang ha. Yan. So, pangalawa, dito naman, minsan ako naging lead man sa isang construction na hindi ako marunong gumamit ng tinatawag na palita at saka plansa. So, bigla na lang akong ginawang lead man ng amo ko. At pagkatapos, isang buwan ako dun sa kanya, tumigil ako. Yun nga, dahil meron tayong time conflict. So, umuwi ako dito kasi yun nga, gusto ko maglingkod na lang. Pero meron ding may isang engineer nang naman tumawag sa akin na hinanap niya ang serbisyo ko. So pagpunta ko sa kanya, di ko sukat akalain ginawa akong foreman ng construction. Apat na construction ako ang foreman hanggang sa ginawa niya akong supervisor. Hindi ako marunong gumamit ng palita. Ang natutunan ko lang sa construction na paghawak ng martilyo at saka of course pagmix ng semento, paggawa ng culvert sa kaloblak. Pero hindi po ako marunong bumasa ng plano. Pero nagtaka na lang ako at ginawa ako ng ginawa akong foreman na pagkatapos yun na naging supervisor. Yan, sinja kayo, puso talaga ubo. Pagkatapos noon naging supervisor ako, ginawa pa akong bidder. Ano yung bidder? Pinapasama ako ng amo ko sa mga bidding. Pag mayroong mga bidding sa mga project, proyekto. Sa kawaan naman po, tatlong bidding ang pinanalunan natin. So, dahil po yan sa pananalig natin at saka sa gamit at orasyon. Yan po. Doon naman sa Dakong Cotabato, way back 2019. Year 2019, nahold kami ng mga MI dati. Hindi pa legal ang MI nung panahon na yun. Doon sa Matalam, North Cotabato, doon sa sugar mill ng Matalam. Nahold kami ng MI doon. Nagtaka sila mga ano doon. Sa dami namin doon, ako lang hindi natakot. Yun. Lagi ko lang sinasambit sa isipan kung matagang yung aleluya, 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 buwis ko pa last year. Nagtakan lang ako ay yung mga rebelde na lumapit sa akin at nakikipagkaibigan at kinilala kung sino nga ba ako. At kalaunan at sinerte at pinalad eh, kasi kilala pala nilang tatay namin kaya nakalusot kami. Pinalabas kami, halos isang 150 trucks kami doon. So, yung grupo lang namin na pinalabas dahil kilala nila tatay namin. Tapos doon, doon naman sa Cotabato. Punta doon sa Cotabato, sa Olboratukan kasi sumali ako sa Treasure. Na-hire ako na bilang guardian ng mga umuhukay ng Treasure doon sa Olboratukan. Ang amo ko ay kapatid ng Vice Mayor lang. Hindi ko lang po sasabihin ang apelido. So kung tagamlang kayo, alam nyo lang, sabihin ko lang si Doc. So naging amo ko si Doc doon sa Maymlang. So doon kami nagtatrabaho sa tawag natin Old Bulatukan. So pumunta ako doon kasi magulo. Yun nga, dahil Treasure, yung mga kapitbahay gustong sumali, nagkagulo.
binabato ng binabato ng bato ang mga tao doon na humuhukay. Kaya naguguluhan, kaya kailangan nila ng bantay. At yun, ako ang na-request at pupunta ko doon. Lahat ng mga kapitbahay doon, iniisa-isa ko at hindi ko pinagalitan. Kinakausap ko lang sa pawagitan din ng pagpalipad natin ng orasyon na yun, sa awa naman ng may kapal. Sila ay napaamo ko at yun, hindi na sila gumagalaw sa amin. Pero dahil doon nga, dahil treasure yun, ang nagiging pagsubok naman namin, na-read kami ng 39 dati, 26 by. Eh, of course, ako lang may hawak ng bakal noon, so tinapon ko lang sa putikan. At yun, nakipag-usap, kinumpiskit lahat ng gamit namin, hinuli kami. Sa pamagitan din ng orasyon, nagtaka na lang yung kapitan doon, ay nakikipagkaibigan. Hanggang sa dumating yung amo ko, kinausap namin, kami dalawa ng amo ko, nagtaka na lang kami. Pinauwi kami, tapos naariglo, at binalik nila yung mga gamit pang hukay namin, at saka yung mga generator, at saka yung mga submer, o mga ginagamit pang higop ng tubig sa ilalim ng binutas namin, o hinukay namin. Yun po ang experience ko. Dito, dami mga mula matanda hanggang sa bata dito is halos talaga kaibigan ako. Yung mga bata, tinatakot ko lang, pero meron ako mga special ginagawa sa ginagawin kaibigan nila ako. So yun po ang sekreto ko sa orasyon na yan. So maraming orasyon. Meron pong orasyon ni Magdalena. Yun po ang pinakamalakas, pero ginagamit yung kadalasan sa tinatawag na panggayuma. Pero hindi po ako gumagawa ng gayuma, kaya hindi ko po ginagamit. Alam ko na orasyon yun nasa isip ko, pero hindi ko po ginagamit. Kasi alam ko na meron naman ako itong Aleluya San David. At meron din akong orasyon na ano, pero yun lang po muna ang Aleluya. Ano ba yung kahulugan ng Aleluya? Aleluya, Aleluya, Aleluya. Ibig sabihin, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Ang bubistom siguro, masasabi ko na lang, lahat ng may galit sa akin ay mawawala. Ubistum panastio romas. Ibig sabihin, lahat ng mga negatibo ay mawawala. So, ibig sabihin, no, positive vibes. So, magiging kaaya-aya ka sa paningin ng mga kapwa. So, yun po. So, yung ginagamit ko po sa pangpawi ng galit at pakikipag-ibigan. So, marami po yan, pero yan po isa. So, panghuli na ito, tapos mag-shout out na ako. So, ang ganito. Of course, una, ama namin, huwag niyong kalimutan, again, Ava Maria, pangatlo, sumasampalataya, pangapat, ay ang luwalhati. Pagkatapos mo nyan, sabitin ang Aleluya, 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 Bistong Panastiyorum, Aleluya, 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 Bistong Panastiyorum, Aleluya, 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 Bistong Panastiyorum, Aleluya, Aleluya, Bistong Panastiyorum. Pagkatapos is Sator Arito Tinit ang Pirarutas. Kahabagan nawa ako ng lahat. O ibig sabihin, kaibiganin ka. Ang habag, ibig kaayayahan. So, mas maganda ay kahabagan nawa ako ng lahat. Kahabagan nawa ako ng lahat. At yun po ang anuhin natin. At tapos, para po talaga malaman natin kung gano'ng kalakas, kailangan natin damhin. So, ibig sabihin nun, pag mag-usal ka nun, damhin mo sa sarili mo. At of course, ikaw sa sarili mo, gumawa ka ng maganda para yung mga tao sa paligid mo ay talagang kusang magkaroon ng connection sa iyo at magaganahan o nagugustuhan ang mga ginagawa mo. At yun ang hudyat na para magkaroon ka ng maraming kaibigan. So maging training ground mo yan, sila, bawat taong nagiging kaibigan mo, magiging bas-bas yun para sa iyo hanggang makapunta ka o makaharap mo ang mga malalaking tao, magtaka ka na lang at ganun din ang nangyayari. Sila ay napapaamo na magiging kaibigan mo. Yan po ang ano ko. So, kung napapansin nyo lang, meron ako mga na-post na mga politiko. Yan. So, pansin nyo yan. So, kung tingnan nyo po yung mga pinupost ko, hindi lang kasi ako nagpapakita kasi isa ako sa tinatawag na bodyguard. Hindi naman totally bodyguard. Para lang akong asheret siguro o personal alalay, pero hindi po ako naghihingi ng kapalit. So, tumutulong lang ako kasi pinsan ko, kamag-anak ko, at malapit ko sa buhay. Kaya kailangan ko maglingkod sa kanya. Kasi nakikita ko ang
ang future sa kanya, nakikita ko ang hinarap ng mga kamag-anak namin sa kanya. So kaya napapansin nyo, nagbablog ako ng isang politikong tao. So marami yan sila kamag-anak kong tumakbo ko, isa lang sinasamahan ko sa ngayon. Yan po. So again, big shout out na lamang po, Crystal Clean Kisagan, Sandra, Crystal Clean Kisagan, Hankisha Lee, Girlie Dagdag, Mamira Aldi, Marushil, Nato Kalasag, of course, kapatid natin sa US, Jinilin Storko, Sandra Ayhong, kapatid natin sa Norway, becoming Norwegian, Kramer Widen, o Linto Pasco, yan, ay Iligan, Orbutuan, kapatid natin sa Ireland, si Pisha Sabik, ng tagong po, nasa Ireland po siya ngayon, kakatapos na yung magpintura ng kanyang bahay. At kapatid natin sa, ano mga kaibigan, meron tayong kapatid sa Japan, Lolita Sia, Muliktino, Raymond Harun, anak po na kit, LB Kanato. Kapatid din natin sa USA pa rin, Nanay Priscilla. Nay, malapit po na pong matapos yung libro mo po sa pagdarasal, panggagamot at pangkumpletong depensa. Pagkatapos po, may shout out kapatid natin San Diego, California, Kuya Geraldo Chudusuk. Ipapadala ko sa Biyernes siguro, Kuya, yung gamit pang gamot sa asawa mo at gamot pa rin po. Hinihintay ko lang po yung wood copy natin. Yan. So, of course, from Canada, Josilito at saka Gilbert. Yan. From Australia, si Lyra Mincher. Pagaling ka, kapatid. At kapatid natin, Maritoni Ramos. Yan. So, kapatid natin sa Israel, Nanay Torlita Buccini at saka Nora Pobadora. Kapatid natin pala sa Taiwan, si Aurin Chen. At of course, kapatid natin sa Japan, yan, si Jorilly Carmelutis, yan, big shout out pala. Yan, okay. So, kapatid natin sa Athens, Greece, Marilyn Marcos, and of course, kapatid natin dito sa Maynila, sa Pram Apari, Arlo Litua, from Quezon Province, Ronald Mugol, from kapatid natin sa Bacoor, Cavite, walang iba po si Amor Miranda at saka Cassandra Saptal. Kapatid natin sa Bulacan, yan, Generous Pangilinan at si Nanay Eugenia Latoja, isang manggagamot yan, si Nanay Eugenia Latoja. At saka si Helen Elardi po ng Maynila, isa din yang manggagamot. Yan, Mikaela Winceslao at saka Nida Mungkal. At of course, kapatid natin sa Maynila pa rin, Hazel Vargas at saka si Alice Olmugis. Ayan, at hindi ko na po isa-isang lahat, pero maraming salamat na lang po. And of course, kapatid natin sa tinatawag natin dito sa by Cebu, Julian Untamis, kapatid natin sa Bohol, RG Arribalo, kapatid natin sa Sikihor, si Commander. Commander po, itinawag po tayo, sundalo po yan, ha? Huwag kayong bakala nyo, baka isipin yung isang manggagamot, isa din yung sundalo yan si Commander. Kapatid natin sa Tagum, Harok, Mabilda, kapatid natin sa Bukinon, Mr. Lonyo, kapatid natin sa Samuanga, Al-Husin Lakibol, at si Hard Feeder, at saka Hara Julie. At of course, kapatid natin sa Cotabato is Richard Musne, Alexander Musne, at saka Michelle Musne. At kapatid natin sa, tawag natin sa Sarangani, kapatid natin doon si Samuel, kay General Santos pala, at saka Pulumulok naman si mga iba, si Gato Calasag Ortiga. At of course, sa lahat po ng tumatangkilik sa akin, lalo na dito po, hindi ko na po sinashoutout yung mga kapatid, pero ano lang, sa kanang kamay ko rito, Romel Magbanwa, Tatay Pipi, Dodo, at of course po si kasama ko sa adhikain sa kampanya, yan, maraming salamat, Bimbol Castro, Jose Paulo, at of course kapatid natin Mr. Jam Tawakal, yan, from Marawi po yan, pero kapatid natin matagal na dito tumitira sa Double Dinsor at saka si Mr. Loloy. Yan, again, maraming salamat, at again, huwag niyong kalimutan, ang ating topiko ngayon ay ang pang-pawi ng galit at ang pakikipag-ibigan. Maraming salamat at pagpalain nawa tayo ng amang makapangyarihan. Maraming salamat sa inyo, mga kapanalig.